Nitong Lunes, malabaks office ang pila sa mga bangko sa gilid ng kalsada at sa labas ng mga palengke. Halos dikit-dikit na ang mga tao habang nakapila. Hindi alintana ang bantaan ng COVID-19 at ang protocol ng lungsod sa ilalim ng Enhanced Community Quarantine. Kaya naman ang frontliner nurse na itago natin sa pangalang Maria, hindi natutuwa sa sitwasyong deadma ang social distancing. I really felt sad nung nakita ko at the same time hindi mo maiwasan magalit. Papunta raw siya noon sa barangay hall ng Holy Spirit sa Quezon City. Pero kumpul-kumpul ang mga tao para mag-withdraw ng pera. Sobrang dami ng tao, dikit-dikit sila, wala silang mask. Tapos actually may mga DSD o yun, may mga tanod na nakalagmaman doon. Kaya lang wala rin silang pakialam, parang it's a normal thing. Hindi lamang sa Barangay Rosary Heights, Quezon City may ganitong sitwasyon. Overcrowded din ang Commonwealth Avenue sa Quezon City. Lahat sila mamamalengke. Mapapansin na pati mga sasakyan, nagkanda traffic na rin. Parang eksena ng ordinaryong araw. Kung tutuusin, mahigit 800 na ang COVID-19 cases sa lungsod. Ayon sa Quezon City Administrator, inactionan daw nila ito agad. So immediately we dispatched our personnel. We had to remove them from where we were stationed in order to transfer them there to make sure na our social distancing policy that has increased from 1 meter to 6 feet. So, in partnership with the Philippine National Police, sinusuyo daw nila ang bawat barangay at hinuhuli ang mga paggalagala during curfew hours. Mga taong nasa lansangan na walang quarantine pass at mga pasaway na vendors. Sinesermona ng mga nahuhuling violators at kakasuhan kung umulit. Para naman daw maiwasan ang siksikan sa mga palengke, hinihikayat ang mga retailer vendors sa Balintawak Market na maging parte ng Fresh Market on Wheels sa mga barangay. Posible naman daw makasuhan ng mga barangay official na hindi sumunod sa pulisiya ng lungsod. Inside our 142 barangays, there is also a different challenge there altogether because young people still have a tendency to mill around, which we really just have to be there every time to keep reminding them. Mm-hmm. For those na medyo, unfortunately, medyo pasaway, we have to apprehend and arrest them. Pero ang nakikita raw nilang dahilan ng kumpulan at pilahan ay ang payout ng emergency subsidy funds ng DSWD. Hopefully, if our inputs could be gathered, baka pwedeng medyo stagger nila yung pag-release niyan to hopefully pwedeng area by area din nila gawin so that crowd control can be practiced. Ayon sa DSWD, nakapag-deposito na sila ng emergency subsidy fund para sa social amelioration program nitong April 3 to 5, 2020 para sa mga 4-piece cash card holders beneficiaries. Makakatanggap din ng ayuda ang mga public utility vehicles at transport network vehicles drivers sa National Capital Region through LTFRB at Department of Transportation. Maaari na raw itong makuha sa bangko. Ang ating mga kababayan na nakapila po sa mga bangko ngayon at present are drivers from the TNBS and PUVs na sila po ang kanila pong pamilya ay mga beneficiaryo under the Social Amelioration Program. So, pupunta po sila sa pinakamalapit sa Land Bank of the Philippines para tanggapin o i-receive o i-withdraw through over-the-counter payout or over-the-counter payment. Pinag-aaralan ngayon ng DSWD na magkaroon ng electronic payment mechanism para iwasan ang pagkumpul-kumpul ng mga tao sa mga bangko. Sa ngayon, 3.7 million 4-piece cash card holders nationwide ang nakatanggap na ng emergency subsidy fund. Pero huwag daw mag-alala ang mga walang 4-piece beneficiaries cash cards dahil makukuha rin nila ang kanilang ayuda. Maghintay lamang po ng aviso mula sa kanilang city or municipal link kung paano nila ito matatanggap. It's either matatanggap po nila through the Land Bank of the Philippines over-the-counter payout or through the payout that will be determined in coordination with the local government. Pwede naman ma-withdraw ang pera anytime sa bangko. Kaya paalala nila sa mga beneficiary, huwag dumugi ng mga bangko at sundin ang ipinapatupad na ECQ guidelines.
Lahat tayo ay nahihirapan sa panahon ngayon. Sa kagustuhan natin matapos ito, huwag sanang ipagkibit-balikat ang regulasyon laban sa COVID-19 para di masayang ang mga sakripisyong nasimula natin. I am Manal Sugadol, I stand for truth.